Pilikam, naputol ang ulo habang sumasayaw sa disco. Tunghayan! Ito ang aktwal na video habang nasa kalagitnaan ng disco. Kuha sa camera guys, di ba? Like, hindi naman talaga edited yung video. Wala talaga akong nakikitang ulo dun sa tao na nasa video. And when I saw that video, I felt something wrong about it. Tingnang mabuti ang videong ito. Ganyan is actually signs yan ng mga masasamang mangyari sa buhay ng tao. Siguro iba-iba ang ating interpretation. After mag-viral ang videong ito guys, nagsalita naman kaagad yung tao na nasa video. Inamin niya na siya talaga yun. Sinabi nga niya na baka daw sign talaga yun dahil hindi rin daw mabuti ang kalagayan niya. Sabi niya na gipadautan daw siya. And what I mean is that he's not feeling well. Yan yung ibig sabihin ng salitang gipadautan daw siya. According sa mga matatanda, pwedeng maputol ang sumpang yun. Kailangan yung sunugin ang lahat ng damit na isinuot niya nung gabing yun. Sign daw kasi yun na kamalasan. Or posibleng may masamang mangyari sa kanya or sa pamilya dahil nga sign yun. Ano ang reaction mo sa kwentong ito? Comment down below. Susunod! Naligo sa swimming pool, aksidenteng nahulog sa semento. Galing kasi siya sa ibabaw upang siya'y tumalon sa pool. Patay agad-agad. Tunghayan! Ito ang kuhang video habang tumalon sana ang tao sa swimming pool. Nung hinawakan niya yung lubid na may handol, yun sana yung gagamitin upang babagsak ka dun sa pool. Ikaso nabitawan niya yung handol na nasa lubid, kay nahulog siya dun sa semento. Nung nahulog siya, ang ulo niya ang unang lumanding dun sa semento dito sa may likod na part dito. Malakas ang pwersa ng pagkahulog niya kaya dead on the spot siya agad-agad. Kasi dito yun yung unang nakalanding. So dito, so delikado. Sana careful tayo palagi saan-saan dahil ang aksidente ay nasa likuran natin na palaging naghihintay ng tamang pagkakataon na guluhin ang ating buhay. Ano ang reaction mo sa kwentong ito? Comment down below. Susunod! Mga daga, ginawang lechon, pinagkakaguluhan pa sa ibang bansa. Tunghayan! Anong klaseng karni na ba ang nakain mong lechon? Karni ba ng baboy, manok o karni ng baka? Dahil ngayon, titikman natin ang karni ng daga. Oo, karni ng daga. Mapa Pilipinas man o ibang bansa, kumakain ang tao ng daga. Special menu pa nga ang tawag nila sa mga ito.
ang lechong daga. Actually, not just in the Philippines, marami rin sa ibang bansa, especially Asia, pero I guess nilinis naman nila ito ng maigi, pero I'm not sure kung malinis nga ba. Alam naman natin na madumi yung daga, and I'm not saying that they should stop eating rats because it's all up to them, pero sana alalahanin natin na dapat nating alagaan ang ating kalusugan, lalong-lalo na sa pagpili ng ating mga kinakain. Yun ang pinaka-importanting dapat nating tandaan. Ano ang reaction mo sa kwentong ito? Comment down below.